sa darating na Linggo, March 29, tayo po ay magkakaroon ng sabayang pag-aayuno at pananalangin. Ngunit bago doon, nais ko pong ibahagi ang maari nating maging gabay sa araw ng pananalangin. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang Nehemiah chapter 1. At ito po ang mababasa po natin sa Nehemiah chapter 1. Ganito ang mga salaysay ni Nehemias na anak ni Hekalias. Noon ay buwan ng Kislev at ikadalawampung taon na nagahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa punong lungsod ng Susa. Nang dumating ang mga kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat na mga lalaki mula sa Huda, kinumusta ko ang Jerusalem at ang mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkakatapon. Ito ang sagot nila sa akin. Kahabag-habag ang mga iyon at nililibak pa ng mga hintil na nakatira doon. Sinabi nila, nagiba na ang muog ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng iyo'y masunog. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Wika ko, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa iyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa iyong pangako, sa umiibig sa inyo at tumagpad sa inyong utos. Lingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumadalangin ako sa inyo araw at gabi para sa mga Israelita. Inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinalaban namin kayo, hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ninyo sa kanya, kung kayo'y tatalikod sa akin, pangangalatin ko kayo sa gitna ng mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli. Dadalhin ko kayo sa lupaing inihanda para sa inyo at ako'y isa sa inyo. Sila'y inyong mga lingkod na tinubos ng inyong kapangyarihan at lakas. O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa inyo. Papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Mga kapatid, sa darating na Linggo, ay tayo po ay sabayang mananalangin at mag-aayuno. Akin po kayong ine-encourage na kayo po ay magbigay ng panahon sa pananalangin at magbigay ng panahon sa pag-aayuno. Doon po sa mga nabasa natin, merong ilang katotohanan na maaari nating mai-apply sa ngayon. Unang-una doon ay ang pagkakaroon ng tamang information, right information, from reliable source. Paano natin masasabi yun? May kita natin si Nehemias na nagtanong, ano nga ba ang kalalagayan ng mga Israelita na naroon sa Jerusalem? Ito po ay maaring maging magdugtong sa atin bilang mga kababayan nating na naroon sa Pilipinas, mga mahal natin sa Pilipinas, at tayo naman na narito sa ibang bansa. Si Nehemias na nasa ibang bansa ay tinatanong niya ang mga taong nanggaling doon, alam niya ang pagkatao, at may relasyon siya. Ito'y kanyang mga kapatid. Right information from reliable source. Mga kapatid, sa panahon na ng social media, ang daming mga impormasyon na nagkalat.
pumili po tayo ng mga tamang impormasyon. Gaano ka-importante ito sa pananalangin? Kasi kung tama ang mga impormasyon, tama ang maipapanalangin. Pangalawa, makikita natin dito yung right response, tamang response ni Nehemiah. Nagkaroon siya ng compassion, nag-ayuno siya, nanalangin. Ang sabi doon sa verse 4, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno, dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Dito makikita natin, nakita nila yung problema. Si Nehemiah, meron siyang posisyon. Malapit siya sa hari, nagtatrabaho siya doon. Pero kinilala niya na ang may katugunan sa lahat ay ang Diyos. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Right response. Ang mga problema natin ngayon, ng ating mga kababayan, ng mga mahal natin sa Pilipinas, ng mga nangyayari sa buong mundo, ang tamang response, manalangin, mag-ayuno. Tingnan naman natin yung content ng kanyang panalangin. Una, kinilala niya kung sino ang Diyos. Sabi dito, wika ko o Yahweh, dakilang Diyos. Sa ating pananalangin, kilalanin natin na ang Diyos ay dakila. Siya ay matapat at tumutupad sa kanyang mga pangako. Pangalawa, doon sa content ng kanyang prayer, makikita natin yung paghingi niya ng tulong sa Diyos. Pagkatapos niyang kilalanin, ay humingi siya ng tulong. Ang sabi niya, lingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumalangin ako sa iyo araw at gabi para sa mga Israelita. Ito po ay intercession, nanalangin siya para sa mga Israelita. Paghingi ng tulong sa Diyos. Pangatlo, pag-amin ng kasalanan. Wala siya doon sa bansa, pero inamin niya, sabi niya, inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinalaban namin kayo, hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Dito makikita natin ang pagkilala ni Nehemias sa pagkakamali niya at pagkakamali nila bilang bansa. Pang-apat, pagkatapos niyang kilalanin ang kanilang pagkakamali ay ang paghawak sa mga pangako ng Diyos. Maraming pangako ang Panginoon at dito sa panalangin nito makikita natin, subalit kung mananumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos dito, sinasabi ni Nehemias ang pangako ng Diyos. Kung tayo ay manunumbalik, kung tayo ay mananalangin at babalik sa Kanya, titipunin ko kayo muli. Ito po yung pagkakasabi. Dito makikita natin yung mga prinsipyo sa prayer in intercession, no? Balikan ko, pagkilala ko sino ang Diyos, paghingi ng tulong sa Diyos, pag-amin ng kasalanan, paghawak sa mga pangako. Alamin natin yung mga promises ni God. Panghuli, pagtitiwala na ang Diyos ay dumidinig ng mga panalangin. Let us trust na ang Diyos ay Diyos na dumidinig sa mga panalangin. Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa iyo. Sa kahuli-hulihan, magbibigay tayo ng parangal sa Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Nawa, sa ating sabayang pananalangin, matandaan po natin, tamang impormasyon, tamang response. At ang content ng ating prayer, kilalanin sino ang Diyos, humingi ng tulong sa Kanya, humingi ng kapatawaran mula sa kasalanan, hawakan natin ang Kanyang mga pangako, ipagkatiwala natin na ang Diyos ay Diyos na dumirinig ng panalangin at magbigay tayo ng luwalhati sa Kanya.